Una, teenage pregnancy. Isa itong kwentong hindi ka nais-nais, ngunit madalas nating marinig na nangyayari maging sa ating mga kamag-aral. Ang teenage pregnancy, ayon sa pinakahuling census, may 16.5 milyong Pilipino ang kabilang sa grupong 15 hanggang 24 anyos. 30% ng mga sanggol na ipinanganganak sa bansa ay isinisilang ng grupong ito. Bago pa man sila tumuntong ng 20 anyos, 25% ng mga kabataang babae ay nagiging mga ina na. Maaaring dahil sa kahihiyan at pangamba, sa mabigat na responsibilidad, nakaakibat ng maagang pagbubuntis, nakagagawa ng maraming kabataang babae ng isang kalunos-lunos na krimen, ang pagpalaglag na o abortion. Ayon sa estadistika, taon-taon halos 64,000 ng mga kabataang babae ang nagpapalaglag sa ating bansa. Ang abortion ay hindi legal sa ating bansa. Maraming nagiging komplikasyon sa kalusugan ng isang babae ang pagpapalaglag. Tulad na lang ng halimbawa ng labis na pagdurugo dahil sa pagkasugat ng matres, pagkabaog, pagkakaroon ng kanser sa matres, at sa iba'y kamatayan. Isa ring pangmatagaling epekto ang pagpapalaglag ang tinatawag na post-abortion syndrome o PAS. Isa itong karamdaman sa isip na maihihan tulad sa depresyon. Ngunit, di tulad ng karaniwang depresyon, ang sakit na ito ay di maiibsan ng gamot tulad ng antidepressants. Sinasabing ito ay di maiiwasan, maaaring dumating ng mas maaga o sa huling bahagi ng buhay na isang nagpapalaglag o nasangkot sa prosesong ito. Karaniwan ang magiging sagupa sa alak o droga ang mayroong PAS. Marami rin sa kanila ang nagpapalit-palit ng karelasyon at hindi na muling pang nagkakaroon ng malusog na ugnayan o relasyon sa katapat na kasarian. Ang mga emosyonal at pangkaisipan na epekto ng premarital sex ay nakababahala din. Ang pagkikipagtalik sa unang pagkakataon para sa isang babae ay maaaring maging sanhin ang labis na emosyon at pakiramdam na siya ay mahina, ayon sa psikolohistang si Joanne Kinlan. Maraming kababaihan ang nagsisisi matapos gawin ito, na naging sanhi ng depresyon o labis na kalungkutan. Pakiramdam nila ay marumi sila at nagamit. Maraming mga kabataan ang hindi nakakayanan ang ganitong pakiramdam, kung kaya't nalulong sa alak o bawal na gamot. Mayroon din ilan sa nagtatangkang magpatiwakal. Binabagabag sila ng kanilang konsensya at ito ay pangmatagalang epekto. Karaniwang nahihirapan na silang magkaroon ng isang malusog na ugnayan sa kabiyak o sa asawa pagdating ng panahon. Ang pagalito ay isa rin sa mga epekto ng premarital sex, lalo na sa mga kalalakihan. Nahihirapan na silang tukuyin kung sila nga ay tunay na nagmamahal o mayroon lamang nagdanasa sa babaeng kanilang karelasyon. Pangalawa ay ang pornografiya o malalaswang basahin at palabas. Marami na ang pag-aaral tungkol sa masamang epekto ng pornografiya sa kalusugan ng isipan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ano ba ang pornografiya? Ang pornografiya ay ang mahalay na paglalarawan, babasahin, larawan o palabas na layuning pukawin ang sexual na pagnanasa na nang nanunood o nagbabasa. Ayon sa mga eksperto, ang epekto nito sa maraming tao ay nagsisimula sa mababaw hanggang sa lumala at maging sagupa na dito. Batay sa pag-aaral ni Ayob 2008, ang maagang pagkahumaling ng pornografiya ay may kaugnayan sa pagkikibahagi o paggawa ng mga abnormal na gawaing sexual, lalong-lalo na ang panghahalay. Kadalasan ang tema ng mga mahahalay na palabas na ito ay nakapagpababa ng pagkatao ng mga babae. Sila'y sinasaktan o pinahihirapan sa karamihan nito. Wari ba'y kinamuhian sila kung tratuhin sa mga palabas na ito? Ang mga kalalakihang nanonood ng palabas na malaswa ay nagkakaroon ng pagkamanhid sa pananaw nila sa mga kababaihan. Nagiging animoy mga bagay lamang ang mga ito. Nagiging mababaw din ang pagtingin nila sa kasal. Ayon pa rin kay Ayob 2008, may mga kalalakihan at kababaihan ding dahil sa pagsagupa sa pornografiya ay nahihirapang magkaroon ng malusog at pakikipag-ugnayan sa kanilang asawa. Ang mga taong sagupa sa pornografiya
ay nakararanas lamang ng sexual na kasiyahan sa panunood at pagbabasa ng pornografiya at pang-aabuso sa sarili, ang masturbation, at hindi sa normal na pagkikipagtalik. Ang pornografiya rin ang ginagamit ng mga pedophiles sa internet upang makakuha ng kanilang mga bibiktimahin. Ang pedophiles, ang mga lalaki o babae na nasa hustong gulang na nagdanasa na bumibiktima ng mga bata at paslit. Nilalasan nila ang isipan ng mga bata sa pamamagitan ng pornografiya upang maging madali sa kanila akitin ito na pumayag sa kanilang mga sexual na pagnanais. Dagdag pa sa panganib ng pornografiya sa internet at sa mga pinaratang palabas, sa tindan ng mga bangketa, karamihan ng mga pelikulang drama or action na ipinalalabas sa mga sinehan at sa telebisyon ay mayroong mahalay na eksena. Ito nga ang nanghihikayat sa mga kabataan na panuurin ang mga ganitong palabas. Maging sa pelikulang pampamilya ay mayroong eksenang sexual ang tema. Bukod pa dito, ayon kay Dr. Melvin Anshel, isang psychiatrist sa edad na 8 hanggang 12, ang ibang inihiriyang sexual ng tao ay naibabaling sa ginagamit na paglinang ng damdamin, pagkamahabagin na kinakailangan para makontrol ang simbuyo ng kalupitan. Ang pagkapuka ng sexual na mura sa murang edad na ito ay sa pamamagitan ng pornografiya ay nakasisira sa paglinang ng pagkamahabagin. Kung wala ang pagiging mahabagin, ang mga kabataan ay nasusuong sa mga siklabo ng violenting asal. Karamihan ng mga awitin ng mga kabataan ngayon ay nakabababa ng pananaw sa mga kababaihan at sa sexualidad. Nakasisirang puri rin ito para sa mga kalalakihan dahil sa mga awit na ito ay madalas na tungkol sa kung ano ang kanilang makukuha at hindi ang kanilang maibibigay sa pagpag-ugnayan sa kababaihan. Maling pananaw sa pagpag-ugnayan sa katapat na kasarian ang mensahe ng mga awiting ito. Habang paparami ng paparami ang mga kabataang nalulong sa pornografiya, isang mapanganib na mensahe ang nakikintal sa kanilang isipan, ang pakikipagtalik ng walang kaakibat na pagmamahal o pananagutan. Para sa pagpapalalim, sexualidad, nagbibinata o nagdadalaga ka na, kaya ang mga interes mo ay nagbabago na rin. Ang mga dati mong kinahiligan ay hindi na nakalilibang sa iyo. Ang mga pisikal mong kakanihan bilang lalaki o babae ay patuloy na lumalaki at nagiging ganap. Kasabay ng mga pagbabagong ito ay napupukaw na rin ang iyong sexual na interes. Hindi ito dapat na ikibahala o ikahiya. Bahagi ito ng proseso upang maging ganap ang iyong pagkalalaki o pagkababae. Ang proseso ito ay mahaba at hindi dapat na madaliin. Katunayan, magpapatuloy ang paglago mo bilang isang lalaki o babae hanggang sa iyong pagtanda. Sa ngayon, ang tungkulin mo ay paghandaan ang pagdating ng tamang panahon upang hanapin ang iyong kapares o magiging kabiyak na sa katapat na kasarian, kung sa palagay mo ay pag-aasawa ang iyong pasyon. Ang tamang babae o lalaki ay matatagpuan mo sa tamang panahon. Ito ay sa panahon handa ka na at kaya mo nang magmahal ng lubos at wagas. Sa panahong ito ng paghahanda, kailangan mo ng masusing pag-aaral tungkol sa tamang pananaw, sa sexualidad at sa paglinang ng isang pinakamahalagang bertod, ang pagmamahal. Ang sexualidad ng tao. Ano nga ba ang sexualidad? Ang sexualidad ng tao ay kaugnay sa ng kanyang pagiging ganap na babae o lalaki. Hindi ka magiging ganap na tao maliban sa iyong ganap na pagiging babae o lalaki. Maaari ding sabihin sa iyong pagkalalaki o pagkababae maging ganap at mukod-tangi kang tao. Ang sex drive o libido, sa yugto ng pagdadalaga at pagbibinata, may mga pagbabago sa iyong katawan na naging dahilan ng pagpukaw ng iyong interes sa katapat na kasarian. Sa tamang panahon, lilisanin mo rin ang sariling tahanan at hahanap ng kapares sa katapat na kasarian upang magsimula ng sariling pamilya. Sa ngayon, ang mga pagbabago ito ay maaaring makalito sa iyo dahil hindi mo lubos na mauunawaan ang mga pagbabago ito. Halimbawa, hindi mo maunawaan kung bakit ka namumula tuwing gumingiti sa iyo ang iyong crush. Kaya'y labis ang iyong pag-aalala sa iyong isusuot, lalo't naroon ang kasing edad mo. O
kaya ay napapansin mong may kakaiba sa iyong pakiramdam kapag may nakikitang larawan ng magagandang babae o lalaking halos walang saplot, hindi mo dapat na ipagtaka o ikahiya ang pagkakaroon ng di mo may paliwanag na pagkakaakit sa katapat ng kasarian. Natural lamang ito at kung mapamahalaan mo ito ay makatutulong upang ihanda ka sa pagiging ganap na laki o babae. Huwag kang mangamba sapagkat ang ating simbolong sexual bagamat mayroon din nito ang tao, ay iba-iba kaysa sa hayop. Hindi maaaring ikumpara ang katutubong simbolong sexual or sex drive ng hayop sa sexual na pagdanasa ng tao. May kamalayan at kalayaan ang sexualidad sa tao. Ito ay bunga ng pagpili, may tuon, at nag-uugat sa pagmamahal. Ang sexual na pagdanasa sa tao ay maaari niyang supilin o hayaang mangibabaw sa kanyang pagkatao. Kung haya ang mangibabaw, maaari itong magbunga ng kakulangan sa kanyang pagkatao o maging sanhi ng abnormalidad sa sexual orientation. Sa kabilang banda, kung mapamahalaan at mabibigyan ng tamang tuon ay maaari makatulong sa paglago niya bilang tao at magbigay ng kaganapan sa kanya bilang lalaki o babae. Hindi winawalang halaga ng banal na si Papa Juan Paolo II ang emosyon at ang pagpandama sa pagsibol ng tunay na pagmamahal. Sa katunayan, sinabi niya na ang lahat ng tao ay nararapat na gamitin ang lakas at eksigla sa likod ng kanyang sensualidad at emosyon upang ang mga ito ay magiging katuwang sa pagsisikap na makamit ang tunay na pagmamahal. Ang puppy love. Sa panahon ngayon, ang unang paghanga sa katapat na kasarian ng isang nagdadalaga o nagbibinatang tulad mo ay para sa mga artista, mga awit o mga sikat na atleta o celebrity. Paano nga kasi? Ang pang-araw-araw na buhay ng paraming tao ngayon ay nakababad sa media, sa telebisyon, sa radyo, sa pelikula, magazine, sa internet, at ngayon pati sa mga naglalakihang billboard sa kalsada. Kahit saan ka pumunta, ang media ay isang realidad na hindi maiiwasan. Kaya nga, madalas ang mga nagiging crush mo o hinahangaan ay yung mga pagkakahawig o may pagkakatulad sa isang celebrity na inuudulo mo. Ang puppy love ay kadalasang pinagkakamala nating tunay na pagmamahal. Ang totoo, maaari namang talaga itong maging simula o pundasyon ng isang tunay at wagas na pagmamahalan sa pagdating ng tamang panahon. Kailangan lamang ng tamang integrasyon ang nararamdamang sensualidad at damdamin. Ang puppy love ay maaaring bunga ng sensualidad na ipinupukaw ng mga pandama, senses, at damdamin na tinatawag na sentiment na bunsod naman ng emosyon. Kapag nakakilala ka ng isang tao na sa iyong pamantayan nakakaakit, natural lamang ng una mong maging bantayan ng paghusga ay ayon sa iyong mga pandama. O di kaya ay may nakita kang bagay na hindi mo nagustuhan sa kanya. Nalaman mo halimbawa na mabaho pala ang hininga niya. May mga pagkakataon naman na ang paghanga ay mas masidhi o sabi nga intense. Hindi ka makakain, hindi makakatutulog, palagi mo na lamang siyang naiisip. Gusto mong palagi siyang nakikita, gusto mong palagi siyang nakakasama. Wala kang makitang kapintasan, perpekto ang tingin mo sa kanya. Nakatutunaw ang mga tingin niya at nakapapasa ang dampin ang palad niya. Siguradong-sigurado ka na siya na ang mamahalin mo sa habang buhay. Pagmamahal na nga kaya ito? Huwag malungkot o madismaya kung sabihin man sa iyo ng mga nasa hustong edad at nakaranas na ito, nito, hindi ito ang tunay na pagmamahal na pinaghahandaan mo. Ngunit, tulad ng nababanggit, maaari naman itong gawing pundasyon para sa isang tunay at wagas na pagmamahal. Kaya nga, kung nararamdaman mo ito ngayon, tingnan mo ito sa isang positibong pananaw at hayaan mong maging masaya ka sa ugnayang ito. Gamitin mong inspirasyon ang hinahangaan upang mapagbuti pa ang iyong mga gawain, pag-aaral at pagpaunlad ang iyong sarili. Ang mahalaga, huwag mong kalilimutan na ikaw ay nasa proseso pa lamang ng paghahanda para sa tunay at wagas na pagmamahal. At ang iyong nararamdaman ay paghanga lamang at hindi patunay na pagmamahal. Ako'y nagpasasalamat sa iyong pakikinig at pagsusubaybay. Ako ang inyong guro sa Binibining Geneva Campopuyol.
Sa inyong mga pagsasanay o gawain at pasulit, pumunta lamang sa www.lcms.gaetf.com